Dear Kuya Bono, I was 35 years old noong gustong gusto ko nang maging daddy. Noon ko naramdaman na yun na lang ang kulang sa buhay ko. May maayos akong trabaho, ipon sa bangko, sasakyan at maganda at matalinong misis na si Caroline. Ang problema lang noon ay wala sa bokabularyo ni Caroline ang magka-baby dahil sa maraming dahilan. Una doon ang kanyang karir. 7 years na siyang assistant manager noon sa kanyang kumpanya at wala siyang inasam kundi ang maging manager. Ang challenge noon sa kanya ay ma-prove na kaya niyang maging manager kahit babae siya at ni minsan ay hindi pa nangyari sa company nila na maging manager ang isang babae at gusto ni Caroline na siya ang sisira sa tradisyon na yon at maging kauna-unahang manager sa kanilang kumpanya. Maraming branches ang kanilang kumpanya sa iba't ibang malalaking syudad dito sa Pilipinas. At gustong-gusto talaga ni Caroline ang maging manager kahit sa ang syudad siya mapunta. Pangalawang dahilan niya, body conscious si Caroline. She was maintaining her 25 inches waistline. Magaling siya sa math kahit eksperto siya sa pagbibilang ng calorie intake. Lagi niyang chine-check ang label ng pagkaing ipapasok niya sa katawan niya. At sa isip lang siya, nagko-compute kung ilang calorie lahat for that meal. Hindi rin siya pumapalyang mag-gym every other night. Pangatlo, galit siya sa mami niya since elementary pa siya. Ayon sa kanya, one of the worst people in the world she knows is her mom. And for that, hindi daw niya alam kung paano maging mabuting ina. Ako at 29 naman siya nung ikasal kami. Parehong tatay lang namin ang present sa aming kasal dahil ako ay maaga namang naulila sa ina. Grade 1 lang daw ako nung pumanaw si mama kaya't lumaki ako sa lola. Okay naman kami ng papa ko pero busy din siya sa buhay niya sa Davao kung saan siya napadpad dahil taga roon ng stepmother ko. Ako ang bunso sa aming tatlong magkakapatid at busy din ang mga kapatid ko sa mga buhay nila sa ibang bansa. Second year college kami ni Caroline nung maging kami. Pangpitong girlfriend ko siya, pangatlo naman niya akong boyfriend. Business management ang tinapos ni Caroline with flying colors kasi masipag talaga siya mag-aral. Ako naman ay BSIT pero kumuha din ako ng short course sa graphic arts kasi later on ay nakahiligan ko naman ng digital arts at photography. May dalawa kong best friend na sina Art at Rainier at kaming tatlo ay bumuo ng maliit na kumpanya specializing in digital arts. Kasal na kami ni Caroline noong magsimula kami ng mga best friends ko ng business. Nung una, challenge sa aming tatlo ang palaguin ang aming negosyo kaya't naging busy din talaga ako. At hindi pumasok sa isipan ko ang magkaroon ng anak. But 7 years later, noong 35 na ako, nagsisimula na akong maboring sa buhay ko at parang may kulang talaga. Noong magkasakit si Papa sa Davao, dumating ang mga kapatid ko at dumiretso sila ng Davao. Nagpunta rin ako syempre at doon ko nakita ang pamangkin kong si Steven na mahigit 1 year old lang noon. Anak siya ng ate ko. First baby nila at miracle baby daw ito kasi that time ay 40 na si ate. Umiiyak si Steven noon sa crib niya kasi kagigising lang niya. Nasa banyo si ate noon kaya nangahas akong kargahin si Steven para kako tumigil sa pag-iyak. Tumigil nga at habang karga ko siya, may naramdaman akong kakaiba. At gustong gusto ko yung pakiramdam na yon. Gustong gusto ko din ang amoy ni Steven.
yung smell ng baby, ang sarap sa ilong at sa pakiramdam. It really feels good, Kuya Bono. Ang liit-liit ng kamay ni Steven. Nung hawakan ko ito, napangiti ako. Hindi ako nakapagpigil eh. Hinagkan ko sa pisngi si Steven noon, pero hindi ako nakontento sa isa. Sinunod-sunod ko hanggang sa mairita yata at umiyak ulit. Mag-anak na rin kasi kayo, sabi ng bosa sa likod ko. Paglingon ko, si Ate Annie pala. Masarap ang may baby mo. Hindi mo ma-explain pero mababago talaga ang buhay mo kapag may anak ka na. Mas pahahalagahan mo ang bawat oras at araw. Makakalimutan mo yung sarili mong pangarap pero magsisimula kang mangarap para sa baby mo. I can actually feel that, Ate. And yes, I swear, next year, magiging daddy na rin ako. Two-bedroom ang condo namin ni Caroline sa Taguig pero may bedroom size na bodega para sa mga gamit. Yung extra room, tinutulugan ng kung sino mang bisita namin for that day na manggaling ako ng Davao. Nandun ako sa kwartong yun at nagsisimula na akong magplano ng magiging interior design para sa baby. Kaya lang, depende kasi kung babae o lalaki ang magiging baby namin ni Caroline. Nasa isip ko noon kung babae, pink o yellow ang tema, kung lalaki naman, blue o green. Kinagabihan pagdating ni Caroline, sabi ko, "Babe, I think it's about time." Sinulyapan lang niya ako. Sinadya kong huwag maging diretso sa gusto kong sabihin kasi hindi talaga ako sure noon kung papayag na siyang magka-baby kami. Pero sa pagkakatanda ko, mahigit 2 taon na rin mula nung huling mabiro ko siya na what if magka-baby na kami. Yun yung time na nagpabinyag si Rainier ng first baby nila ni Amelie. "Say it, babe." Narinig kong sabi niya. Busy siya noon sa phone niya, nagbabasa ng mga email niya. "Nandiyan ako kanina sa extra room. I was imagining to convert it into a baby's room." Sinulyapan lang ulit ako pero hindi siya nagsalita. "Babe, I'm 35 and you're 36. Noon ay binaba niya ang phone niya sa mesa at tumitig ng diretso sa mata ko tsaka sinabing, "Yeah, 4 years na lang, 40 na ako. At 7 years na akong assistant manager, Simon. At ngayon ay nasa stage ang company for selecting a new manager na ia-assign sa Baguio City branch. And I desperately want it. I'm a big prospect, Simon. And this is definitely never a good time for baby or to get pregnant." Nalungkot ako sa narinig ko kay Caroline. Ipinaalala pa niya na never naming pinag-usapan noong boyfriend-girlfriend pa lang kami ang magka-baby and that having her with me every day is enough. Hindi na lang ako nagsalita ko yung Bono kasi never naman akong nanalo sa argumento namin. Ma-o-offend ko lang siya at hindi niya ako kakausapin ng ilang araw at kapag ganun ay manliliit naman ako sa sarili ko dahil ang condo na tinitirhan namin ay sa kanya. Regalo ng daddy niya nung 24th birthday niya. That time kasi ay nagsettle na sa UK ang daddy niya kasama ang nag-iisang kapatid niya. Binenta nila ang bahay nila sa San Juan dahil ayaw naman ni Caroline ang tumira doon dahil masyadong malaki at luma. Pinili kasi ni Caroline ang manatili dito sa Pilipinas dahil sa akin kaya't binilhan na lang siya ng daddy niya ng condo unit.
Maraming beses noon na kapag nag-aaway kami ni Caroline and I was deeply offended ay nagpupunta na lang ako sa apartment ni Art na isa ding business partner ko. Nagsosolo kasi si Art sa apartment niya at sa kanya ako nakikitira hanggat hindi pa kami nagbabati ulit ni Caroline. Madalas ako ang nagpapakumbaba kay Caroline kasi naiisip ko yung tagal ng relasyon namin at lahat ng memories namin sa tingin ko ay masasayang lang kapag naghiwalay kami. But as I get older at mas naging mature, natutunan kong huwag na lang patulan si Caroline sa mga argumento namin kasi wala namang masama sa pagpapakumbaba, lalo na't asawa mo naman, kahit na masakit din talaga sa kalooban na nilulusaw mo ang pride mo para lang maging solid pa rin ang relasyon ninyo. Mabait at mapagmahal si Caroline, Kuya Bono, pero hindi siya kagaya ng ibang babae na pwede mong mabago ang desisyon niya. Masyado siyang firm sa paninindigan niya, and when she said no, hindi na yun mababago. Hindi naman ako under desire, pero tingin ko nauunawaan ako ng karamihan ng mga totoong lalaki dyan na kagaya kong mapagmahal at marespeto sa kanilang mga asawa. Ayaw lang namin, Kuya Bono, na sirain yung pangako namin noong nanliligaw pa lang kami. Responsable ng mga asawa si Caroline. Madalas siyang nagluluto ng pagkain namin. Kapag ginabi siya ng uwi, nag-uwi na lang siya ng pang-dinner namin. Ako naman ang naglilinis ng sahig, dingding at kisame. Siya sa mga furnitures at mga abubot na pangdekorasyon. Ayaw niyang ipagkatiwala sa akin ng mga pangdekorasyon dahil baka daw magasgasan ko lang, lalo na yung mga figurine at mga vase. Kanya-kanya kami ng laban ng underwear namin, pero yung mga damit at iba pang tela sa condo, pinapalondry namin ng dalawang beses sa isang linggo. Ako naman ang nakatoka sa pagdadala ng mga labahin sa aming suking laundry shop, kung saan ko nakilala isang araw si Elaine. Nasa 7 taon na akong nagpapalondry doon, pero noon ko lang nakita si Elaine at ayon sa kanya ay bago lang siya. Pinalitan daw niya si Everett na nag-abroad na pala. Maganda si Elaine, Kuya Bono, at batang bata. 19 lang siya noon at may anak na. Si Ice or Isaiah, na noon ay mag-iisang taong gulang pa lang. At napaka-cute na bata ni Ice, Kuya Bono. Hindi ko na itago ang pagkagiliw ko kay Isaiah noon. Nakasaldak lang siya noon sa stroller niya sa tabi ni Elaine na siya namang nasa counter noon. Pwede pa karga? Pakisuyo ko pa kay Elaine noon at pinagbigyan naman niya ako. Ang sarap talagang kargahin ang sanggol, Kuya Bono, at ang sarap nilang amuyin at yakap-yakapin. Lalo na si Ice na napaka-cute. At hindi ko sukat akalain, Kuya Bono, na ang batang si Ice ang magpapabago sa direksyon ng buhay ko. Single mom si Elaine, Kuya Bono. Tinakbuhan daw siya ng nakabuntis sa kanya. Umuupa lang daw siya ng maliit na kwarto at hindi naman daw siya magtatagal sa trabaho niya sa laundry shop dahil hindi siya totally pinayagan ng boss niya na isama ang anak niya araw-araw sa trabaho. Kumbaga, reliever lang muna siya hanggang hindi pa nakakakuha ng papalit talaga kay Everett. Si Everett din ang nag-recommend sa kanya sa trabaho ngayon. At si Everett ang nag-iisang best friend niya at kasama din niya dati sa kwartong inupahan nila, pero nag-abroad na nga si Everett.
mula nung makilala ko silang mag-ina, sina Ice at Elaine, kahit hindi ako magpapalaundry at nadaan ako sa laundry shop ay bigla na lang akong mapapahinto sa tapat. Bababa para lang makita si Ice. Hanggang sa magtagal ay kung ano-ano na ang binibili ko para sa bata. Naging close na rin kami ni Elaine noon at naikukwento ko sa kanya ang tungkol kay Caroline na ayaw pa nga magbuntis. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang akong biniro ni Elaine. Sir Simon, kung gusto mo, ampunin mo na lang si Ice. Hindi ko mahulaan kung anong takbo ng isip at damdamin ni Caroline nung sabihin ko sa kanya na ampunin na lang namin si Ice. Dati ko nang naikukwento sa kanya ang tungkol kay Ice at kay Elaine. Pero nung sabihin ko nga na pinapaampon sa akin ni Elaine ang anak niya, hindi ako sinagot ni Caroline. Sinulyapan lang niya ako saglit pagkatapos ay iniwan ako. Pumasok siya sa walk-in closet pero sinundan ko. Babe, what can you say? Look, napaka-cute ni Ice. And I'm sure he will bring so much joy dito sa bahay natin. Simon, nag-iisip ka ba? Natigilan ako sa sagot ng asawa ko. Sure ako noon naggalit na siya kasi tinawag lang niya ako sa pangalan ko, hindi babe. Sino mag-aalaga sa kanya? Ikaw? Paano ang trabaho mo? And one more thing. Ang ayos ng bahay na ito, hindi para sa baby. Malilikot ang mga bata. Simon, I'm sorry, pero ayoko. Pero babe, ayoko nga eh. End of discussion na Simon kasi ayoko. Period. Noong sumunod na hapon, nasa studio pa ako, nag-text si Caroline na gagabihin siya ng uwi kasi girls night out daw nila ng mga kaibigan niya. Tatawagan daw niya ako kung malalasing siya at hindi niya na kaya mag-drive pa uwi. Kinabukasan noon ay rest day ko naman kaya sumama na lang ako kay Art at iinom na lang kami kasama si Rainier. Nasa isang wholesome bar na kami nung mag-text si Elaine. Ang sabi niya, Sir Simon, di ba day off mo bukas? Yes, bakit? Eh, makikusuyo sana ako. Baka gusto mong ampunin si Ice. Maghapon lang naman. May interview kasi ako bukas eh. Sure, mabilis kong sagot Kuya Bono. Hindi talaga ako nag-isip o nagdalawang isip. At habang nag-iinuman kami ng mga business partners ko ay nag-YouTube ako. Nanonood ako ng videos kung paano mag-alaga ng bata, paano magpalit ng diaper, paano magtimpla ng gatas. Pag-alis ni Caroline kinabukasan, sumunod na rin ako ng layas. Akala ni Elaine ay hindi na ako darating. Nagtaka lang ako kung bakit malaki yata ang bag na pinaglagyan niya ng mga gamit ni Ice. Pero ang sabi niya, baka daw kung ano-anong ipakain ko kay Ice, madudumihan ang damit niya kaya kailangang palitan. Kaya marami siyang inilagay sa bag na mga pagpalitan ng damit ni Ice. Ang problema ko noon ay kung paano ko isasakay ng maayos si Ice sa kotse. Naisipan kong isama muna si Elaine sa bahay ni na Rainier kung saan ako humiram ng infant car seat carrier. Then hinatid ko si Elaine sa lugar kung saan siya magpapa-interview. Pagkatapos noon ay dinala ko si Ice sa luneta kasi sarado pa noon ang mga malls kung saan ko talaga balak dalhin si Ice. Tatambay kami sa mga play zones.
Ibang-iba ang pakiramdam ko noon, Kuya Bono. Masaya na excited na kinakabahan. Pero masarap kasama si Ice kasi hindi siya iyakin. Nakakapagod lang kasi hindi ko naman pwedeng pakawalan lang basta sa mga kids zone si Ice kasi hindi pa talaga siya nakakalakad ng diretso. Ilang hakbang lang tutumba na. Pero ang sarap sa pakiramdam yung nakikita ko ang mukha niya, yung mga mata niyang parang naa-amuse sa mga nakikita niya. Kapag natutuwa siya, kapag tumatawa, sobrang sarap sa pakiramdam, Kuya Bono. Nakatulog pa siya habang karga ko siya noong nasa loob kami ng department store at ibibili ko sana siya ng mga damit. Nung dumumi siya, pinalitan ko ang diaper niya sa CR ng mall. May special area naman doon para sa mga babies at kinaya ko naman. Pinagtitinginan nga lang ako ng mga tao. Alas 5 eksakto ng hapon, kahit mabigat pa sa loob ko na isoli si Ice ka Elaine ay nagpunta na rin ako sa meeting place namin. Pero wala pa si Elaine. Nung tawagan ko siya, cannot be rich siya. Alas 7 na ng gabi, nandun pa kami ni Ice sa meeting place namin ni Elaine. Nakailang tawag na si Caroline at kung ano-ano na lang ang dinadahilan ko. Hindi dumating si Elaine, Kuya Bono, at hindi na rin matawagan. Wala na akong nagawa kundi ang iuwi na lang si Ice sa condo, bagay na ikinagulat ni Caroline. Wala naman akong narinig na masakit na salita mula kay Caroline matapos akong mag-explain sa kanya kung bakit ko iniuwi si Ice. Alam kong naniniwala naman siya sa paliwanag ko kaya lang hindi rin siya masaya. Hindi ko talaga siya nakakitaan ng kahit konting tuwa para sa bata at hindi rin siya pumayag na itabi ko sa amin si Ice nung matutulog na kami. Baka daw dumumi o umihi. Sabi ko naka-diaper naman. Ayaw pa rin niya, baka daw mag-leak. So sa extra room kami natulog ni Ice, pero nainis si Caroline nang umiyak si Ice. Siguro, hinahanap nito ang mama niya. Kumatok si Caroline noon sa pinto at sinabihan akong patigilin ko si Ice kasi hindi siya pwedeng mapuyat dahil may presentation siya sa office nila bukas. Napuyat ako dahil kay Ice kasi nagising pa na madaling araw at umiyak ulit. Paggising ko kinabukasan, wala na si Caroline at ako kailangan ding pumasok. Isinama ko si Ice sa studio pero hindi rin ako masyadong nakapagtrabaho. At least, natuwa naman ang mga kasama ko sa studio. Panay ang kantsaw nila sa akin na buntisin ko na daw si Caroline kaso sabi ko ayaw pa nga. Natigilan lang ako sa sagot ni Rainier. Naku partner, ikaw ang boss. Dapat ikaw masunod. Napasulyap ako kay Rainier noon kasi bahagyang nasaling ang ego ko. Buti na lang, mabilis ding sumabad si Art at ang sabi niya, busy pa nga si Caroline. Candidate yon for managerial position at madagal niya nang inaasam yon. Napangiti ako kay Art kasi feeling ko nasa panig ko siya pero ang bilis din ang sagot ni Rainier. Eh hindi niya dapat kinakalimutin yung role niya bilang asawa? Paano kayo makakabuo ng pamilya kung inuunin niya ang trabaho niya? Eh, hindi rin niya dapat idahilan na mas malakas siyang kumita kaysa sa iyo partner. Kasi si Amelie, abogada, pero nag-resign para sa mga anak namin. Hindi na kayo bata partner. If you really want to have kids, ikaw dapat ang masunod. I know where you're coming from eh. Atat na atat ka na magkaanak because that will complete you as a man. Lumang tugtugin man siguro kung iisipin pero alam mo sa probinsya namin, nag-aasawa lang ang lalaki para magkaroon ng mga anak. Dahil para sa kanila, ang mga anak ay simbolo ng pagkalalaki nila. The more they make, the more they become a man. Hindi kami pareho nakaimik ni Art sa mahabang litanya ni Rainier.
Hindi ko nakakita ng reaction si Art kasi alam kong nasaktan siya sa word na man kasi hindi nga siya totally a man. At akala ko tapos na si Rainier noon pero hindi pa pala. Sabi mo kasama mo maghapon sa mall yung batang yan. Katabi mo pa sa pagtulog kagabi. Partner, you are desperate to be a father and I can see that so clearly. At naawa ako sa iyo kasi hindi mo magawa yung gusto mo. Look, ako, kilala niyo ako sa pagiging outspoken ko. I'm sorry if I hurt your feelings, partner, pero ngayon mo mararamdaman na nagkamali ka sa pagpili kay Caroline eh. Andun na ako, mahal mo siya. Pero partner, paano naman ang kaligayahan mo? And besides, nung ikasal kayo, sinabi sigurado ng pare yung mga pundasyon ng marriage life. Partner, nasa Bible na ang wife dapat isubmit niya ang buong buhay niya sa husband niya. At nasa Bible din, partner, na dapat magkaroon ng anak ang mag-asawa. Partner, tingnan mo sarili mo. Inaalagaan mo ang bata na hindi naman sa'yo at sa tingin ko, hindi na magpapakita sa'yo si Elaine. Partner, pagkakataon na tuloy ang gumawa ng paraan para maging tatay ka. Hindi ako against na alagaan mo si Ice pero at least sana partner, may paglaban mo si Ice kay Caroline. Kung ayaw niya magkaanak, at least sana pumayag siya ampunin mo si Ice. Pero kung hindi pa rin siya pumayag, isa lang ibig sabihin niyang partner. Mananatili kang malungkot at incomplete sa piling ng asawa mo. Sa totoo lang, Kuya Bono, sanay naman ako kay Rainier eh. Lagi siyang entitled sa kanyang mga opinion. Nakaka-offend ko minsan pero madalas ay tama siya. Sa aming tatlo, siya talaga ang pinaka-mature at pinaka-principled at sa totoo lang din, may karapatan siyang magsalita kasi base sa mga facts at karanasan ang mga sinasabi niya. Tinatagan ko ang loob ko at kinagabihan ay masinsinan kong kinausap si Caroline. Pero nagalit na siya at ako ang pinagmukha niyang selfish dahil hindi ko daw iniisip ang rason niya kung bakit ayaw pa niya ng baby. Napuno na rin ako Kuya Bono kaya't nagsalita na rin ako. Sinabi ko sa kanya mga narigo kay Rainier, yung tungkol sa utos ng Bible at yung responsibilidad niyang bigyan ako ng anak. At yung pag-submit niya sa sarili niya sa akin bilang misis ko. Pero matigas si Caroline at ang sabi niya, dito tayo masisira, Simon. Okay, nauunawaan kita. Gustong-gusto mo na ng anak at ako naman gustong-gusto kong matupad yung pangarap ko for my career. Call me selfish pero ayoko ng baby. And please don't ever talk to me about babies again. At kung gusto mong wala tayong problema, isoli mo ang batang yan sa nanay niya. Nawawala nga si Elaine. Dalhin mo siya sa pulis, sa DSWD, sa ampunan, whatever. Basta ayoko ng baby dito. Sundin mo ako, Simon, kung ayaw mong magka-problema tayo. Huwag mong hintayin na pagpiliin kita, ako o yung batang yan. Bukas ng hapon, pag-uwi ko dito galing ng trabaho, gusto ko nakabalik na tayo sa dating setup natin without the baby and without talking about babies again. I hope I made myself clear, Simon. Mahal ko ang asawa ko, Kuya Bono, kaya sinunod ko siya sa gusto niya. Isa pa, hindi naman talaga ako relihiyosong tao at yung mga sinasabi nila tungkol sa mga obligasyon ng misis sa asawa niya ayon sa Bible ay hindi ko masyadong kinatigan dahil ako
nabuhay lang naman ako sa sarili kong relihiyon. Konsensya. Ito ang religion ko. Dahil hindi talaga ako pala simba at ako yung tao na kung kontra ang konsensya ko, hindi ko nagagawin. Kaya lang kumontra ang konsensya ko noong iwanan ko si Ice sa landlady ni Elaine. Nag-imbestiga pa talaga ako, Kuya Bono, sa laundry shop para malaman ko kung saan nakatira si Elaine. 3 buwan na daw pala na hindi nakakabayad sa upa ng kwarto niya si Elaine at narinig ko sa bibig ng matandang landlady ang mga salitang, sige, akin na yung bata. Kung gusto ni Elaine na makuha ang anak niya, bayaran niya ang mga utang niya sa akin. Kumontra ang konsensya ko sa idea na magiging pambayad utang ang batang si Ice. Saglit akong narito noon, Kuya Bono, pero naisip ko si Caroline. Kaya't mabigat man sa loob ko ay iniwan ko nga doon ang bata. Kaya lang kahit anong lambing ko ulit kay Caroline ay parang hindi ko na talaga siya totoong napapasaya. Hanggang sa isang gabing umiiyak siya. Nag-alala ako kaya kinonfort ko siya. Ang sabi niya, nagigilty lang ako, babe. About what? Hindi kita napapasaya. At hindi ko alam kung mapapasaya talaga kita kasi I cannot really see myself being a mother. Not that I don't like babies, pero hindi ko talaga na-imagine ang sarili kong mabubuntis ako at manganganak at mag-aalaga lang ng baby. That's not who I am, babe. I just want to be a successful career woman while being with the man I love. Pero babe, na-imagine mo ba na tatanda tayo na tayo lang dalawa? Yes, actually yan nga ang gusto ko. Noon, Kuya Bono, ay biglang nahulog ang luha ko. Hindi ako iyaking tao pero nagpatulo talaga ng luha ko yung idea na kami lang dalawa ni Caroline na magsasama hanggang sa matanda na kami. Gaano naman kalungkot yun? Mahal na mahal ko siya, Kuya Bono, pero hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto ang gusto niya. Isang araw, hindi ko na napigilan ang pagkasabik ko kay Isaiah o kay Ice. 2 linggo na mahigit mula nung iwanan ko siya sa landlady ni Elaine hanggang noon ay hindi ko pa rin makontak. Dinalaw ko si Ice pero nagulat ako nung sabihin sa akin ng matanda na pinaampun niya na si Ice. Po, wala po kayong karapatan na ipaampun si Ice na walang pahintulot ni Elaine. Ah, bakit ikaw? May karapatan kang questionin ako? Anong gagawin ko sa batang yon? Matanda na ako. Marami na akong apo. Eh, kanina niyo po pinaampun? Bakit ko sasabihin sa'yo? Sino ka ba? Sasabihin niyo sa akin dahil ayaw niyong magka-problema kayo sa pulis. Labag sa batas ang ginawa niyo at pwede ko kayong i-report sa pulis. Natakot ang matanda Kuya Bono kaya't sinabi sa akin kung kanino niya ibinigay si Ice at kung taga saan ito. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon, Kuya Bono, kung bakit naging problema ko ang tungkol kay Ice at parang hindi matatahimik ang konsensya ko hanggat hindi ko natitiyak na nasa mabuting kalagayan ng bata.
Kinabukasan na nagpaalam ako kina Rainier at pinuntahan ko ang taong kumuha kay Ice kahit napakalayo ng Rojas Isabela. Hindi ako nagpaalam kay Caroline kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero nung nasa Nueva Vizcaya na ako ay tumawag si Caroline sa akin at napilitan akong magsabi ng totoo. Okay, ganun lang narinig ko sa kanya. Wala nang ano pa mang salita bago niya tinapos ang tawag. Walang ingat ka, walang makakauwi ka rin ba mamaya, walang ganun. Basta okay lang. May bagyo pa noon Kuya Bono nung makarating ako ng Rojas pero hindi ko pinansin ang malakas na ulan. Kahit basang-basa ako ay nagtatanong-tanong ako sa mga tao. Hapon na nung mahanap po ang bahay ni Glenda, ang umampon kay Ice, at halatang nabahala si Glenda noong masabi ko sa kanya ang pakay ko. Kaya lang napansin kong mabait naman sila. Dalawa lang sila sa simple at maliit nilang bahay, kasama niya ang nanay niya. Matagal na daw siyang ulilya sa ama at 2 taon na daw siyang biyuda. Namatay ang kinakasama niya dati sa isang kwartong inuupahan din nila sa landlady ni Elaine din. Pero hindi daw sila naging close ni Elaine. Minsan na rin daw nakunan si Glenda at gustong gusto daw niya magkaanak kaya binili niya si Ice. Oo Kuya Bono, yun ang salita niya. Binili niya si Ice. Pero usapan daw nila ng landlady na walang makakaalam kung saan niya dinala si Ice kaya gulat na gulat siya nung may taong dumating. Ako at si Ice ang pakay ko. Masama ang pakiramdam ko noon Kuya Bono. Mainit na ang singaw ng mata at bibig ko. Kaya't nagtanong ako kay Glenda kung may paracetamol siya. Yung nanay niya ang kaagad lumabas ng bahay kahit umuulan upang bumili ng gamot at pagbalik niya ay binigyan pa niya ako ng mga damit para makapagbihis daw ako at sinabi nitong doon na ako sa kanila matulog. Total ay malabo naman ako makakaalis sapagkat napakalas ng hangin at ulan. Mabait sila mag-ina Kuya Bono at maganda rin si Glenda. Medyo chubby nga lang pero nung gabi ay inalagaan niya ako. Sabi pa niya ipupunasan daw niya ako kung gusto ko daw bumaba ang lagnat ko pero hindi ako pumayag dahil alam ko namang tatalab din naman ang gamot na ininom ko at saka nakakahiya naman na bago ko nang kakilala ay pupunas-punasan ako. Kaso halos magdamag din kaming gising dahil napakalakas ng bagyo at mga light materials lang ang iyari ng bahay. Nawala na rin ng kuryente at kinabukasan ay hindi ako makalis dahil maraming natumbang puno at poste ng kuryente. Sa kotse pa ako nag-charge ng cellphone ko para ma-update ko ang asawa kong si Caroline pero natinag ako sa narinig kong sinabi niya. I got the promotion, Simon, at nag-iimpake na ako papuntang Baguio. Ha? Kailan pa? Simon, I know you're not happy for me for this new chapter of my life pero ako, masaya ako. This is everything to me. At ikaw, gusto ko din na maging masaya ka. Forget about me. Dahil hindi ko maibibigay ang magpapaligaya sa'yo. I love you. But let's face it, Simon, we are not made for each other. Kalimutan mo ang kasal natin at yung haba ng pinagsamahan natin. I will be alright. Kaya kong mabuhay mag-isa. Hindi ko napigilan ang sarili kong magkwento kay Glenda tungkol sa naging usapan namin ni Caroline. Pero humanga ako sa opinyon ni Glenda at sinunod ko ang payo niya. Nung malinis na ang mga kalsada,
umuwi na ako ng Maynila, and after 1 week ay nagbiyahe ako papuntang Baguio para makasama ang asawa ko kahit isang araw lang. At upang iparamdam sa kanya na hindi ako willing na iwanan siya. At mula nun, Kuya Bono, ay ganun lagi ang ginagawa ko. Gabi before ng rest day ko, umaakyat ako ng Baguio para makasama si Caroline. Kahit 2 gabi lang, pero ramdam ko yung paglamig niya sa akin. Hindi na siya kagaya ng dati na ramdam ko pa yung halaga ko sa kanya. Lagi siyang stress sa trabaho niya, pero inuunawa ko yun. For 8 months, Kuya Bono, ganun ang ginagawa ko, linggo-linggo. Inuoblig ako ang sarili ko na puntahan siya sa Baguio kasi asawa ko siya, kasal kami. Kahit malamig na siya sa akin. Sabi na Art at Rainier, pati si Glenda na lagi ko rin ka-chat at ka-video call, ituloy ko lang. Ituloy ko lang ang ginagawa ko para sa asawa ko. Sabi nila isang araw, babalik din sa dati si Caroline at baka daw isang araw, bigla na lang siya magdesisyon na magkaanak na kami. Pero isang hapon bago ang rest day ko, nasa NLEX na ako paakyat ng Baguio nang mag-text si Caroline. Huwag ka munang umakyat. Magpahinga ka na lang dyan. Hindi ako nag-reply, Kuya Bono, pero iniba ko ang ruta ko. Nag-decide na lang ako na puntahan sina Ice at Glenda. Pagdating ko kina Glenda, sinalubong ako ng yakap ni Ice na parabang miss na miss niya ako. Napaluhang nga ako nun, Kuya Bono, at kinagabihan ay kinausap ko si Glenda. Diniretsa ko siya. Ang sabi ko, Glenn, gusto mo ba akong maging asawa mo? Palalakihin natin ang sabay si Ice. Kasal ka kay Caroline, Simon. Noon pa niya ako binigyan ng choice, Glenn. Noon pa niya ako pinapalaya. Ako lang itong nagpupumilit na pahalagahan yung kasal namin. Ayon din sa payo niyo. Pero iba na siya. Hindi ko na nararamdaman yung halaga ko sa kanya. At Glenn, pakiramdam ko, ang dami kong sinasayang na araw para maging masaya ako. Alam mo, kapag nandito ako, kakaiba ang saya ko. Pakiramdam ko, walang kulang sa buhay ko. Pakiramdam ko, kumpleto ako. Nakikita ko naman yun, Simon. Pero hindi mo pwedeng ipagwalang bahala ang kasal yun ni Caroline. Sagrado yun at legal. Pero Glenn, gusto mo ba ako? Hindi ako magpapaka-plastic, Simon. Gustong-gusto kita, pero alam ko kasi kung saan ako dapat lumugar. At ayoko ng gulo. Ayoko ng problema kasi nakita mo naman. Nagbukas lang ako ng sari-sari store para may maipambuhay ako kina Ice at sa nanay ko. Hindi ko afford ang kumuha ng abogado kapag dinimanda ako ng asawa mo. Kaya Simon, umayos ka. Huwag kang patatangay sa damdamin mo. Pilitin mong mabalik yung dating relasyon niyo ni Caroline. Sinunod ko ulit si Glenda, Kuya Bono, kasi alam kong tama naman yun. Siguro, nakalimang akyat pa ako ng Baguio, pero yung huli, hindi ko na nagustuhan ang ginawa ni Caroline. Dumating ako sa apartment niya alas 12 na mandaling araw, wala siya at wala na rin yung susi sa dating pinagtataguan niya. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Natulog ako sa kotse at alas 5 ng umaga, nakita kong may ilaw na sa loob ng apartment. Kumatok ako at parang wala lang nung makita niya ako. Tinanong ko siya kung saan siya natulog. Hindi niya ako sinagot. Nawalan ako ng kontrol sa sarili ko, Kuya Bono. Napaluha ako dahil sa matinding emosyon. Tinanong ko siya, kailangan mo pa ba ako sa buhay mo? Ang sagot niya, hindi ko kailangan ng kahit sino sa buhay ko. Bakit mo ako pinakasalan, Caroline?
Noon ay napatitig siya sa mata ko bago sumagot ng, "Dahil mahal kita noon, pero nagbago na, Simon. Masaya ako sa buhay ko na wala ka. And to tell you frankly, naiistorbo mo lang ako kapag nagpupunta ka dito." Saglit ko siyang tinitigan matapos niyang bitawan ang salitang yon. Huling titig ko na yun sa kanya, Kuya Bono, kasi umalis ako sa harap niya nang walang salita. Pero lumuluha ako sa kotse habang biyahe ko papunta dito sa Isabela. That was over 6 years ago, Kuya Bono. Annulled na ang kasal namin ni Caroline. Siya ang nagpa-annul nung ayain siyang pakasal ng British boyfriend niyang matanda na. That same year nung ma-annul ang kasal namin ni Caroline, nagpakasal naman kami ni Glenda at sa ngayon ay mayroon na rin kaming isang anak. Bali dalawa na kasama si Ice na ngayon ay 8 years old na. Lumipat kami sa baryo nung magpa siya akong magstay na lang dito sa Isabela. Nag-business na lang kami ni Glenda at kahit papano'y nakakaraos naman kami sa aming napakasimpleng buhay. Napakabuting asawa ni Glenda, Kuya Bono, at sa piling niya ko talaga naranasan ng tunay na saya. At wala akong pakiramdam na may kulang sa akin. Si Ice, batang baryo na talaga. Aalis siya, maglalaro. Uuwi, napakadumi. Madalas puro putik ang paa at damit dahil sa bukid sila naglalaro. Uuwing nakadamit ng malinis, pagbalik. Wala siyang t-shirt. Madalas nakasampay sa balikat niya o kaya nakatali sa ulo. Madalas siyang pagalitan ni Glenda pero sabi ko hayaan lang niyang mag-enjoy ang bata. Kesa naman kako gadgets ang maghapon na hawak. Si Elaine, Kuya Bono, ang tunay na ina ni Ice, ay hindi pa rin nagpapakita hanggang ngayon pero last year, nung dumalaw ako kina Art, napadaan ako sa laundry shop at nabanggit ng isang babae doon na dumaan daw minsan si Elaine at buntis na. Naisip ko baka may pamilya na siya. Pero gusto kong gamitin ang pagkakataong ito, Kuya Bono, na manawagan sana kay Elaine. Elaine, kung marinig mo ito, gusto kong malaman mo na nasa amin si Ice at wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Baka lang kasi feeling mo nagigilty ka kasi pinamigay mo na lang basta-basta sa amin si Ice sa aya mo. Sana huwag kang mag-guilty kasi sobrang thankful ako kasi dahil kay Ice, natagpuan ko ang totoong kaligayahan ko. Pwede mo siyang dalawin dito kung gusto mo pero sana huwag mo na siyang bawiin sa amin kasi mahal namin ang anak mo. Hanggang dito na lang, Kuya Bon, at maraming salamat in advance kung mapili mo din ang simpleng kwento ko. Gumagalang, Simon. Ang kwento ito, makahugot, isang pagpapatunay na hawak natin din sa ating mga kamay ang ating destiny. Why? Sabagkat si Caroline, sinabi niyang, "You are not made for each other," hindi ba?
pinatulan mo naman, ibig sabihin, pinagdesisyonan nyo na huwag kayong tumuloy sa inyong pag-iibigan. Although mahal na mahal mo siya, we see that, ha, naramdaman namin. Kaya lang during that time kasi ay alam nyo na kung ano talaga ang magpapaligaya sa inyo, kung paano nyo mabibigyan ng kahulugan mga buhay nyo. Gusto niya yung kanyang career. Ikaw naman, gusto mo ng anak at kompletong pamilya, and I cannot blame you for that. At nakakaantig talaga yung pangyayari kung saan mo natagpuan ang kaligayahan mo sa pamamagitan ni Isaiah, hindi ba? I'm happy for you, although I can also appreciate Caroline sapagkat matatag siyang babae. She's really strong kasi ang isang halimbawa daw ng strong na tao ay yung kakayahan niyang mabuhay mag-isa. Hindi ba? But that doesn't make you weak naman sapagkat matatag ka rin kasi nagawa mong isakripisyo yung pag-ibig mo sa kanya para sa kaligayahan mo. Hindi ba? And welcome to Isabella, although hindi mo nabanggit kung kailan ka pa dito. Alam mo, makahugot, kung kaya niyong mabuhay sa probinsya, mas maganda talaga dito. Less ang stress, ang pagkain, hindi gaanong problema. Ha? Mahapit bahay ka lang, meron ka ng mauulam talaga. At maraming salamat sa iyo. Sinasaluduhan kita sapagkat inalagaan ninyo si Isaiah, si Isa, Ice pala. And I do hope na dumalaw naman talaga si Elaine para sa ganun ay alam ko may guilt din kasi talaga sa dibdib niya, and that yung makita ulit yung kanyang anak ay magpapaluwag sa kanyang kalooban. So Elaine, if you happen to see this video, sana dalawin mo, no? Makipag-ugnayan ka kay Simon para makita mo ulit ang anak mo. It's a beautiful story, kahugot na Simon, at maraming salamat sapagkat dito mo piniling ibahagi ang iyong kwento ng buhay at pag-ibig. Mabuhay ka, and God bless to your family. At ngayon sa ating mga shoutout kay Jay Gonzalvo, ganun din kay Kian French Kiwang, Moises de la Cruz. Shoutout sa anak kong si Charles Joe Denver Yadaw from Jobel Yadaw. Pa-shoutout po Kuya Bono, pati na rin sa asawa at anak ko na sina Oliver Jan Tupas and Prince Eljan Tupas from Semarara Island of Antique. Rona Pilaez and Margie Tumbali of Hong Kong, shout out sa inyong dalawa. Shout out din kay Mark Jason Naranjo of Lupao, Nueva Ecija. Jen Rich de Belen of Taiwan, Arvin Gamayon, Lizelle Gatan, Jocelyn Nadura of Santo Tomas, Davao del Norte. Shout out sa mga anak ko at mga kaibigan ko dyan sa Pinas, from Teresita Labini of Korea. April Dingo, shout out to you, ganun din kay Rhea La Peña of General Santos City, Mindanao. Shout out kay Arlene Sabana of Hong Kong, ganun din kay Virginia Delia. Mark Lester Powing of Male, Maldives, wow. Kenneth Alambo of Mactan, Cebu, shout out to you, ganun din kay Girly Sablay of Ilocos from Spencer Velasco. I shout out pala kay Girly Sablay ng Ilocos mula kay Spencer Velasco. Shoutout po sa family ko sa Bugay, the Baguio family, at sa mga anak ko, Samantha and Itjan. Iin kayo palagi dyan. I love you all from Princess de Baguio. Shoutout din po sa mga kaibigan ko sina Michelle at Mia, tas kay Ate Angie Naral na solid listener mo po, mula kay Mary Jane Fernandez of Grino. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kahugot, muli tayong magkakarinigan sa panibagang kwentong hatid ng SIT, Somewhere in Time. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.